hindi ako nahihiya na I really took the risk na manghiram ng puhunan. Pero I have, before I have two rules in borrowing money. Sa negosyante kasi, even Robert Kiyosaki, he really says na, let money work for you. Hindi ikaw mag-work para sa pera. So kahit wala kang pera, kaya mong magpadami ng pera. Ito, advice ko to sa mga small business owners ha. If sobrang tapang mo to take the risk, meron kasi akong two rules before eh, in borrowing. First, dapat, ang hihiram lang ako ng pera kung gagamitin ko siya sa negosyo. To create assets, not liabilities. Hindi ako manghihiram ng pera kung ibabakasyon ko. No way. Because my money won't grow. Ang second rule ko talaga is, kahit anong mangyari, wag na wag mong sisirain ang pangalan mo dahil sa pera. Marunong kang mangutang, marunong ka dapat magbayad. You know, pero hindi sa lahat ng oras, ha? Maganda ang takbo ng negosyo. Yes. Ititest ka ng panahon, ititest ka ni Lord. May times na hindi ka makakabayad. Ang gawin mo is, prangkahin mo. Bangko nga eh, 3 months lang, wala na. Ano ka na agad? Parang bad debt, bad record ka na sa bank. Pero if in case nanghiram ka sa isang business owner ng pera, marunong ka dapat magbayad. Kung hindi ka man makabayad sa panahon ngayon, matuto kang makiusap. Even nung pandemic, sobrang thankful din ng mga business owners, ha? Kasi kahit bank, nagbigay sila ng palugit. Pero ngayon, nadagdagan na yung rules ko because of experience. Third rule ko. So ano po yan, third rule? Never mangungutang sa kapamilya. Bakit po? Bakit? Yes po. You know, I'm not saying na everyone is ganito. We have a very toxic Filipino trait. Utang na loob. Ako, natutunan ko, mangutang ka na sa tao with interest na hindi mo kadugo. Hindi ka mag-anak ng asawa mo, hindi ka mag-anak ng bayaw mo, whoever. Kasi ito, may experience niyo to. Baka lang mangyari sa inyo or may alam kayong ganito. Nagpahiram sa'yo ng pera si kamag-anak. Sasabihin pa sa mga tao na, nako, nangutang, natulungan ko yan. But come to think of this, nagbayad ka ng interest. Hindi ikaw ang tinulungan niya. Tinulungan mo siya. Kasi gumawa ka ng business para sa kanya. One toxic Filipino trait. Eto pa, si kamag-anak or whoever na malapit sa'yo. Uy, i-re-refer kita sa kaibigan kong mayaman para makapag-start ka ng negosyo. Matagal na panahon na, nabayaran mo na ang utang mo. Isusumbat sa'yo ngayon. Naku, hindi ka makakapagsimula ng negosyo mo dati kung hindi kita ni-refer kay ganito. Wala siyang nilabas na pera, ha? Very toxic Filipino trait. Kung hindi mo kaya ang ganong stress, it will really affect kasi your sanity eh. Mangutang ka lang ng pera sa mga kilala mong business owners or might as well, or much better, bangko. At least sure ka doon, walang kasaling emosyon. Negosyo-negosyo lang tayo para hindi na apektado yung sanity mo.